Hello, hello. Kamusta po ang bawat isa? Napakabuti ng Diyos. Kamusta po? Kamusta rin sa mga nanonood natin, mga kasama natin na talagang naway talagang natutulungan kayo sa mga episodes po natin. And kaya, kung kayo po ay first time dito, siguro we also encourage you to subscribe and click the notification button para alam po ninyo kung yung pong mga bago po nating mga episodes. At kung sakali naman, pwede nyo mabalikan yung mga nakaraan. Ayan. O sige, Tosca, tuloy na tayo. Kuya Erwin. Okay. Actually, mga kuya, sa totoo lang po, ito pong segment na to na Q&A, isa po ito sa talagang kinaabangan ko po talaga. Kasi una-una sa lahat, yung mga questions mo, galing po sa ating mga nanonood talaga, sa ating mga kapatid. Kaya excited na po talaga ako na banggitin yung kanilang mga questions. Pero I'm sure, kuya, mas excited kayo kasi kayo ang sasagot at kayo magbibigay ng mga payo. Excited lang ako dahil makakatulong tayo ulit, di ba, sa mga kapatid natin. Ayan. Napakabuti po ng Panginoon. Pero siyempre, Tosca, gusto ko lang din sabihin, hindi ito, kumbaga, yung ating kina-counsel, siyempre, sabi nga ng Bible, in the multitudes of counselors, there is safety. Multitudes of counselors, na there is safety. So, ito is just one of the counsels, no? Kumbaga, hindi ito yung parang sabihin nyo, oh, mali yan. Hindi tayo mag-aaway dito. You are the one who will also make the decision. Kasi ito, added factor lang ito for you to consider. And if you sense na talagang, yeah, that makes sense. At alam kong from the scripture, mukhang dapat lang na bigyan ng serious consideration. Di ba? Kasi napaka-importante yun eh. Kasi yung iba, they take it, mali yan, mali yan, walang ganun. You always think it with wisdom and prayer na, Lord, ano nga ba yun? Baka may tama sa part na yun, ito, may tama dito, pwede mong, baka mamaya, yun pala pinagagawa sa ng Diyos, yung ganyan. So, ito, kaya parang ang mahalaga, nagkakaintindihan tayo na we're trying to help each other. Kasi unang-una, our counsel may also be lacking in a sense na hindi namin alam ang buong detalye, hindi natin alam ang buong mga data involved, di ba? May siyempre, it is only based on what is said or being asked. So yun lang yung so hindi mo masasabi agad na alam mo yung buong context, di ba? Kaya nga we have the tendency na magbigay din kami ng iba't ibang context, the possibilities. At ito yung kung ito yung possibility, ito yung yung counsel, di ba? Na maiaambag namin. Yun. Actually, mga kuya, Kuya Erwin, Kuya Bong, may aaminin po ako sa inyo. At sa mga nanonood natin. Okay. Ang aaminin ko po, may mga pagkakataon po na malungkot ako, pinapanood ko po talaga itong payong kapatid. Talagang nire-replay ko. Tapos feeling ko, hindi na ako mag-isa. Siyempre si Lord kasama ko. Iba yung may narinig ka na mga encouraging words, mga payo na nakaka-relate naman ako. Kaya, mga kuya, thank salamat. So, ready to go? Glory to God. Amen. Alright. Okay, so basically we have questions po pertaining to relationships and suffering po. So I'm so excited na po ating mga nanonood. Ito na po, kung question niyo po ito, talagang sana po masiyahan po kayo sa mga payo ng ating mga kuya. So ito na po mga kuya, ibibigay ko po number one question at kung okay na po yung pinaka-controversial na question. Ganun eh. Ito po yung isang question. Pastor, paano po yung separated na pero hindi legally separated? Tapos may kinakasama na ngayon, both partners pa po. Tapos yung girl, Christian. Paano po yun, Pastor? Pasok po ba ito sa immorality? Immorality din po ba ito yun, Pastor? Ayan. Ayun po. Naku. Kayang-kaya ni kay Erwin yan. Kahit sabihin mong separated o hindi separated, pag may kinakasama ng iba bukod sa asawa niya, immorality pa rin yun. Immorality yun. Separated lang sila eh. Legally, tsaka biblically, may asawa pa rin sila. Okay? Kaya, pag sinabi mong may kinakasama, hindi lang yung Christian o yung non-Christian ang nagpo-commit ng immorality. Pareho. Pareho yan. So, ang payo nga ng Biblia, kung magkahiwalay kayo, huwag kayong mag-aasawa at ang dapat na pangarin ninyo, magkabalikan kayo. Hindi yung maghanap ng ibang partner. Tama. Kasi dapat ang hangad mo talaga sa lahat ng bagay is to
talagang to remain together, 'di ba? Sabi nga ng Bible, ano, what God has put together, no man can put asunder. Ngayon, may mga, syempre, mga pag-aaway, ang lagi mong i-embrace is to be restored, yung restoration. Hindi mo angad na ituloy yung away, ituloy yung paghihiwalay. No, kasi minsan, tapos aralin mo, saan ka nagkakamali? Bakit tayo nagkakaganito? Kasi kung ang problema kasi, sige, pilit na lang natin, hindi nag-i-improve yung relationship kasi hindi naman inaayos yung pinag-ugat ng pinag-problema. Diba? And ang one of the ano parang roots ng problema na yan, yung ating selfishness. We're too selfish. Kaya sabi ni James, what causes conflict among you? It's because you have desired something and you do not have it. Diba? You kill, you quarrel, you get envious. You do not have because you do not ask. No? Napakadikit na naman sa prayer. So, napaka-importanting maintindihan mo na lahat tayo selfish na tao. We need to submit ourselves to God and really start talagang following Him. Kasi sabi ng Lord, he who humbles himself, sabi nga ron, he will receive more grace. And diba? Kaya, because God is opposed to the proud but gives grace to the humble. So yung iba kasi, sa yabang nila, pinipilit nila yung paraan nila. Ang humble na tao, nagsasubmit sa Diyos. So you can resist the devil. Yun ang sabi ni James. Makita niya sa James chapter 4. So, importante, you submit to God. Ano yung sabihin na submit to God? Di mag-submit ka sa paraan niya. Ano ba sinasabi ng Lord tungkol sa mag-asawa? Si Paul, nagbigay din ng mga example. Kung ikaw babae, mag-submit ka. Kung ikaw naman lalaki, mahalin mo asawa mo. So, nandoon agad makikita mo yung ano, yung hindi naman ibig sabihin yung submit na, yung lalaki, ano na, pwede mo nang alipinin yung asawa mo. Hindi, kasi prior to that, submit to one another in the fear of Christ. Sa madaling salita, your submission is because of your fear of the Lord. Yung lalaki, loving the wife as Jesus loved us, or the love of the church, di ba? That he gave himself up for her. Importante yun kasi pag hindi natin inalam yun, yun nga, nagdudulot yun ng pag-aaway at hiwalayan. Ngayon, kung dinisisyonan mong humiwalay, dapat ayusin mo, ang isip mo, paano kami magkakaayos? Kung mag-iwalay kayo para magkaroon kayo ng panahon sa Diyos, tapos isipin niyo paano kayo magkakaayos. Hindi yung maghahanap na kayo ng kapalit ninyo, dahil sasabihin nyo, immoralidad ba ito? Bago nyo gawin yung desisyon, dapat alam nyo na, immoralidad yan. Diba? Ay, ganun. Oo. Ngayon, paano mo itatama? May kasama na yun. May kasama na. Kung sakali, humantong na sa panahon, na scrambled na yan. Ibig sabihin, may mga kanya-kanyang anak na. Yan, dyan na gumugulo eh. Ayun. Yun, mas malalimang payuhan yon. Kasi, ibig sabihin, kung Christian ka, may church kayo. May church kayo. Pupunta ka ngayon sa inyong leadership para kausapin sila, tulungan kayo sa inyong kalalagayan. Okay? Ayun ang naintindihan ko doon. Kasi, hindi ko pwedeng ibigay lang, hindi namin pwedeng ni Kuya Erwin ibigay lang yung payo namin. Kasi, magiging unfair yon without considering all the other factors necessary for the decision making. No, to fix things, no? Kumbaga, ang hirap mag-ayos nang hindi mo alam yung mga iba pang mga sira at saka yung mga spare parts sa kailangan. Yun. So, kaya kailangan mong pumunta sa leadership nyo, tulungan kayo, no? Para mga ginagaalang ninyong leader. Ang masakit dyan, pag hindi pa Christian yung nakasama mo, patay, lalong mas masalimuot yung kalalagayan na kailangan mo talaga ng maraming tulong. And this itong section na to will not be enough for that consideration. Okay? Yun. Okay, Erwin, mayroon ka pa bang maidadagdag dyan? Wala na. Erwin, na comprehensive na yung sagot mo. Na talaga. Yes! Salamat kay Erwin. Praise God. Mga kuya, thank you so much. Unang question pa lang yun. Talaga namang busog na. Pero ito po, mga kapatid sa ating mga nanonood. Second question na po tayo. So, mga kuya, handa na po ba kayo? So, kung kayo ay ayaw kausapin ng inyong kapatid sa Panginoon, especially he's a pastor, tapos meron pong isa rin pong similar question is, paano naman po kung gusto nyo makipag-ayos pero ayaw naman ng kabila? So, yun. Medyo pareho lang.
Nako. Malawak yan. Malawak yung kabila eh. Kasi baka kabila kasama asawa, kasama in-laws. Okay, isang tao lang yan, yung pastor na yun. Okay. Ganun ba? Mas malala. Isa din yan. Oo. Kasi yung sa unay sa pastor, ba't ka hindi kinakausap? Iniskomunikado ka ba? Kumbaga, nasunod ba natin yung proseso ng Mateo 18? Siyempre, kung ang aasahan natin yung response nila, yun medyo mahirap talaga yun. Kasi hindi mo kontrolado yun eh. Kaya magfo-focus ka sa kontrolado mo. Paano kung hindi ka pinapansin? Ayun, ano sabi ng Mateo, kabanatang 5, talatang 41? 44. Sabi niya, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Yan ang una, di ba? Ngayon, huwag mo na sabihin na parang yung pastor ang persecutor. Baka naman ikaw ang persecutor sa kanya kaya hindi ka kinakausap. No? Ano lang, just be honest. Kaya sabi nga, bago mo tanggalin yung muta ng kapatid mo, tanggalin mo na yung troso sa mata mo. So make that very clear. So that you may be sons of your Father who is in heaven. Ibig sabihin, ito ang ebidensya ng pagiging anak mo o pagiging part mo ng family ni God. Sabi niya, for he causes his son to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and unrighteous. For if you love who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same. So ibig sabihin, di ba yung mga kasalanan na sinasabi natin, usually sa during that time, tax collectors eh, di ba? Mga, kasi yung mga karamihan ng tax collectors during that time, eh talagang they, ano, na, Kurap ang mga tax collectors during that time. No? Yung panahon natin ngayon, ayoko naman silang akusahan na kurap sila. Maaring kurap-kurap lang yung mata nila pag nakakita ng pera. Pero hindi naman sila necessarily kurap. No? It's so unfair para akusahan sila ng ganyan. Pero pwede rin yung iba. Pwede rin sa iba. No? Hindi sa lahat. Pero, okay, natuloy tayo. Kung guilty siya, sorry na lang. Now, ito sabi niya, kung yun nga masasama na yun, binamahal nila yung nagmamahal sa kanila eh. Di pareho lang kayo. Dapat mas angat kayo. Parang you are higher than these people. If you claim to be part of the children of righteousness, then you can do better. Now you can love even those who do not love you. Or if, to the extent of being an enemy. Sabi niya, but if you do, I mean, if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles. Pag sabihin Gentiles, ang ano yung ibig sabihin lang dyan, yung mga hindi nakakilala sa Diyos. Do the same. Parang ganyan, di ba? So, wow, parang kung yung mga hindi nakakilala sa Diyos, eh, nagagawa nilang batiin yung mga bumabati sa kanila, kayo, higit kayo dyan. Kasi babatiin nyo kahit hindi kayo binabati. Grabe, no? Therefore, you are to be perfect as your Heavenly Father is perfect. Kung baga, understand the standard of your family line. Ano yung family mo? Will you belong now to the household of the faith? So, hindi ko binabati ni Pastor, pati mo. Hindi ko binabati, pansinin mo. Di ba? Di ba? Ngayon, kung sakali man, baka nagalit na yung Pastor, ba't ka pa pansin ng pansin? Alam, sinabi ko na sa iyo, ngani. Di ba? Iskomunikado ka na eh. Di naliwanagan mo na yung totoo dahilan. Diba? Pero again, mahirap, no? Mahirap. Nakakalungkot yun kasi kahit yung sinasabi yung kabila. Ang hirap kasi nung kabila eh. Kailangan malaman mo para alam mo kung ano ihihingi mo ng tawad din. At paano ano babaguhin mong aksyon. Yun. Hirap eh. Erwin, tulungan mo ako. Medyo napaka-general nung sanong. Hindi mo alam kung anong dahilan ng pastor kung ba't kinakausap. Baka yes, isa, one or two instances lang to at hindi naman parati. Kasi naalala ko yung pan eh, misis ko, nung nabubuhay siya. Ano, meron isang tao sa church na napapansin niya, pag makakasalubog niya kunyari sa corridor, Iiwas. Misis ko naman, wala mong kaawa yan eh, hanggat maaari eh. So minsan, magsasalubong na naman sila. Tapos umiwas na naman itong lalaki. Pagkaiwas na ganyan, biglang tinawag niyan. Medyo malakas sabi niya, ay Pedro, bakit mo ako iniiwasan? Ay, ang daming tao doon. Napahiya. Yung pala, kaya umiiwas. Kasi nahihiya, nagigilty siya. Nahihiya ako. Kasi nagagalit. Kaya hindi mo pwede sabihin na, oh, baka may diferensya yung pastor na yan. Oh. Hindi.
kung sakali man, no, kung sakali man, ginawa mo na lahat para makapag-usap kayo, pero ayaw ka pa rin kausapin, di, ano, magsama ka ng kasama mo, tapos i-confront mo yung pastor, sabihin mo sa kanya, bakit hindi niyo ho ako kinakausap? Yan. Baka dahilan kasi tuwing kakausapin mo, utangan mo na utangan. Hindi ko nakakausapin. Hingi ng G-cast. Siyempre, yun, ang pastor kasi cannot afford na merong siyang miyembro na may sama na loob sa kanya o galit sa kanya. Kasi yes. sabi sa Biblia, sa Mark 11:25, whenever you stand praying, sabi ni Jesus, whenever you stand praying, ikaw yung pastor, whenever you stand praying, forgive if you have something against anyone. Kung ikaw may sama ng loob sa iba, patawarin mo na. Pag magdarasal ka. So, ano yun? Responsibility ng pastor na magpatawad talaga. Kung galit ang dahilan, wala siyang dahilan na hindi ka kausapin, pwede ka naman yung patawarin. Ngayon, kung iba yung dahilan, yun ang pag-usapan ninyo. Yes, ganda. Ganda lang. Napaganda po, Erwin. Yes, Oscar, go ahead. Oh, Kuya Bong, thank you. Kuya Erwin, thank you. Pero ito po kasi yung mga nakikita ko sa mga reels, sa mga TikToks, ganyan. Yung uso ngayon yung self-care. Kunwari parang you have to protect your mental health. So kunwari meron kang tao na parang he or she destroys your peace. Parang choice ko yun na hindi ko na siya kausapin, di ba? Baka yun, I mean, pwede po ba yun na for a Christian to say that na I have to protect my peace. I have to protect myself from people who cause me stress. Hindi yung mga words ngayon, stress, ganyan. Mga kuya, paano ba yung biblical perspective on that? Can we practice, like ako po, can I practice self-care? Like, hindi ko trip tong tao na to, medyo nega to, ayoko siyang kausap. So, I will protect my peace. Hindi ko siya kausap, hindi ko siya papansinin. Mga kuya, is that a godly way to address? Ano pong payo niyo po, mga kuya? Hindi. Paano kung yung nagkukosayo ng stress yung asawa mo? Kausapin. Sila kung bagay, maayos ang mapakikitungos. Medyo para sa akin, medyo may pagka-selfish yan. Yes, yes, that's true. At saka yung peace, hindi naman nanggagaling sa loob mo. Nanggagaling sa Diyos yun. Sa Diyos yun, yes. So, hanapin yun sa ibang lugar o ibang tao. Hanapin mo yun sa Diyos. Amen. Amen. Totoo yun. Agree ako dyan. Kasi, alam mo, ayun, kung pagsabi mo, self-care, ayun nakatampasin kasi magugulo, mababagabag lang ako. Alam mo, yan na yan ang sinasabi ng Panginoon, di ba? Sabi niya, kaya pansin mo yung golden rule na sinasabi na, do not do unto others what you want to be done unto you, di ba? Sa Panginoon Jesus Cristo, hindi. Do unto others what you want to be done unto you. Baligtad. You take initiative. Kasi pagka ganun, basta ayaw na ka sa'yo kasi ano eh. Pero kung ganun yung kakaya, type mo ba yun? Tama. Di ba? Ang hirap nun eh. Parang feeling mo, ikaw lang yung may karapatan sa mundo. Ang atin, ito naintindihan ko, we care for the name of the Lord. Kaya naman, kaya ang gusto natin, makita na si Jesus sa atin. Na talagang kahit makasalan tayo, siya pa rin ang pumansin sa atin. Siya pa rin ang bumaba sa langit para mamatay sa krus para sa atin. And let God care for us. Yung peace, tulad na sabi ni kay Erwin, galing kay Lord yun. I give you peace that the world cannot give. Galing sa Diyos yun. Hindi galing yun sa tao. Hindi yung galing sa'yo. So yung peace, manggagaling kay Lord yun. Pag-handle ng stress, manggagaling kay Lord yun. Yung ability mo to handle stress, manggagaling kay Lord yun. Kasi nga, di ba? In this world, you will have great tribulation. But sabi niya, don't worry. Sabi niya, don't be troubled. Do not be troubled, but I will be with you. I have overcome the world, sabi ni Jesus. Di ba? Thank you po. Sige mga kuya, hindi ko na po sila iiwasan. Ako pala yun. Okay. Mga kuya, pero to balance, hindi naman ibig sabihin, kasi corrupt, sabi nga, bad company corrupts good moral. Iba naman yon.
Ah, opo. Iba naman yun. Iba yung barkada mo na, kaibigan mo, oh good, mahalin mo, okay. Pero yung talagang makaka-impluensya na sa'yo, to the point na ginagawa mo na yung masasama na, naniniwala ka na sa pinaniniwalaan nila, ay medyo mag-isip-isip ka rin, di ba? Iba naman yun. Mm-hmm. Yun naman, babalansi ng, ano, ng Psalm 1. Sabi nga ng Psalm 1, ano eh, blessed is he who is not, who does not take the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, that he meditates on it day and night. Di ba? Mm-hmm. Parang it's, no, it's like a tree planted by the streams of water. Ang sarap na isipin na ganun yung ano, idea. Na okay ka, pero huwag mong sundan yung payo ng masasama. Oh, yan. Iba yung magkaiba yun. Tama ako kay Erwin. Oh, no, no. Para mabalanse lang. Thank you mga kuya. Actually po, naalala ko po yung sinabi nung tinanong ako nung ano. Ate, paano mo na susurvive yung mga unos ng buhay? Sabi ko, yung word talaga ni God, yan talaga yung para naging saving grace ko. Kaya sisegue na po ako sa susunod na ano question. Kasi ito po yung susunod na question. Sabi po niya, Pastor, tama ba na bawiin nila ang Bible sa pinagbigyan nila? Kasi po, sa akin, binawi yung makapal na Bible na nandun lahat. Di ko pa po tapos basahin. Ayan po yung problema niya. Yun po yung baka nandun question. Lahat yung tights. Baka nandun lahat yung tights. Oo, nandun lang. Nandun lang. Sa line. Naipit. Naipit. Nandun mga ebidensya. Ebidensya, nandun dun. Kaya kinuha. No, kidding aside, no? Kasi ganito, sa intindi ko, pag binigay, iyon na yon. Sa iyo na yun, binigay na yun eh. So, bakit babawiin? Pag binawi, baka hindi binigay. Baka pinahiram. Oh. O, diba? O kaya, binenta na hindi mo binayaran. Hindi. Kasi para bawiin yon, nasa kanila pa yung karapatan ng pag-aari. Oo nga. Oo, sa bagay. Oo. Diba? Kung nabigay na, iyon na yon. Kaya kung tatanungin mo kung dapat ba, pag binigay na, hindi mo dapat bawiin. Hindi talaga dapat yon. Kung bigay na. Kaya yung context dito, hindi natin alam. Pero kung ganun pa man, I trust the one asking na binigay sa kanya yon. Okay? Kasi siya lang naririnig ko ngayon eh. Ngayon, kung pagtitiwalaan naman kita na binigay talaga sa iyo yun, bakit binawi? Yun ang sunod na tanong. Bakit binawi? Okay. Ito ba'y nakasama sa'yo? Ito ba'y... na, 'di ba? Kasi baka mamaya na kaya binawi dahil hindi nakakabuti sa iyo 'yun ah. Mali ba sa mo? Parang ganyan. Kaya kung sino man po kayong nagtanong nito, huwag po kayong mag-alala, lapit lang po kayo kay Kuya Bong at saka kay Kuya Erwin pag sila po nagbigay ng pwede, hindi nila babawiin. Ang dahilan ba binawi? Kasi maling Bible na bigay niya, yung personal na Bible niya, no? May sulat-sulat pa. So, okay. Pag dinawi niya, papalitan na lang niya ng iba. Pwede rin. Ayun. Pwede rin yun. Pwede rin. O, nagkamali. Nagkamali. Naku, mga kuwi, buti na lang si Lord Jesus, hindi niya babawin yung salvation natin. Buti na lang. Diba? Anyway, mga kuwi, ito na po yung next question. Ano po ang mas mabigat yung suffering out of testing of faith or suffering because of the consequences of sin? Ayan. Ano po ba ang mas mabigat? Opo, na suffering. Opo. Kinompare po. Gusto po niya i-compare eh, yung dalawa. Depende sa dumating na suffering sa'yo. Yun na mabigat, di ba? Pero hindi, kidding aside, ano, may iniisip ko yung sabi ni Peter eh. Sabi rito ni Peter, for what credit is there sa 1 Peter chapter 2 verse 20? What is credit is there if when you sin and are harshly treated, na seemingly parang na sasuffer ka sa treatment, you endured it with patience. But if when you do what is right and suffer for it, you patiently endure it, this finds a favor with God. Amazing na parang may extra grace si God pagka nagsuffer ka without yung parang not because of the consequences of your choices, ganyan, or wrong choices. Diba? Pero sabi niya, at least pag na-endure mo naman with patience yung suffering mo because you're guilty, because of some misconduct or wrong choice, at least nakabawi ka na. At least moving forward ka na.
yun naman ang ganda nun. But at the same time, kung hindi naman, wala ka namang kasalanan, eh yun ang masarap. May favor pa si God. Wow, diba? May favor po. Oo. Palugod-lugod sa Diyos sa Lord. Nalugod-lugod po sa Lord yun na nagsasuffer po tayo. Kasi baka yun po yung matanong ng mga ating mga nanonood. Sinabi din naman eh, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Precious. Mahalaga sa Kanya yung kamatayan ng Kanyang yung mga hinirang. Ano ba? Suffering. Bakit po kaya mga kuya? Bakit po precious sa mata ng Panginoon yung eh kasi yun. Mapupunta na siya sa karyaan ng Diyos. Eh. May experience. Makakasama ka na ni Lord. Grabe po. Ang totoo niya, parehong suffering yan. Parehong suffering. Parehong nagduro sa ka. Kaya lang yung isa, consequence ng sin. Eh. May kasamang guilt yan. Yes. Nasuffer ka na, guilty ka pa. Yung isa naman, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Yun nga yung sinasabi ni Kuya Bong. May endurance, bibigyan ka ng Diyos ng kwan, kalakasan para ma-endure mo yung suffering at mag-glorify si God nun. So yun. So yung dun po sa isa na suffering na testing of faith, mag-glorify si God. Pero dun sa suffering na because of consequences of sin, hindi mag-glorify si God, di ba po? Oo, consequence. Kaya kailangan, tsaka may guilt kayo, yung guilt. Additional suffering yun sa'yo eh. So, mag-glorify din si God na ma-endure mo. Na kung konsekwensya ng sin, meaning to say, na at least, baka nag-repent ka, o kaya natawid mo yan, di ba? Natuto ka, mag-glorify din si Lord kung i-endure mo. Pero kung sisisihi mo pa si God, ang malaki problema mo. Kasalanan mo na nga, sinisi mo pa si Lord, di ba? Pagkabili na yung suffering mo niyan. So, ibig sabihin po pala, kuya, mga kuya, doon sa dalawang example na yon, pwede pa rin mag-glorify si God, basta importante yung paano yung ending. Yun po yung, kumbaga, at least doon sa isa po, sa consequences of sin, mag-repent, ganun po, mag-repent. Oo, kasi yung confession mismo, makaka-glorify sa God. Sa wow. Naku mga kuya, thank you so much. Ang ganda po sa inyong mga payo. Kaya sana po natuwa po kayo sa mga sagot at mga payo ng ating mga kuya. At sa ating po mga nanonood, maraming salamat po kasi talagang walang sawang pagsubaybay at pagbigay niyo inyong mga questions. So, pag may mga questions po, please comment lang po below. And po, o sa mga kuya, eto na po, dumating na po tayo sa ating portion na magbibigay na po kayo ng mga payo po. Mga payo, ayan. So, mga payo, kuya, pertaining po sa lahat ng pag-usapan natin. How to encourage po ang ating mga nanonood. Ayun po. Thank you po. How to encourage yung una, di para sa akin, yung dapat pangunahin, yung focus mo is maging malapit sa Diyos. Alamin yung kung anong dapat mong gawin batay sa kanyang yung salita, batay sa Biblia. At pag may mga suliranin ka, maiisip mo yun eh. Ano ba sinasabi ng Biblia? Dapat kasi narinig ko siyan sino ba yung narinig ko dyan? Si Chuck Swindoll, sabi niya. Kailan basahin mo na basahin yung Bible? O kasi si Spurgeon yun. Hanggang yung dugo mo maging Biblin. Ang tawag niya, Biblin. Kung wow. Mag-iisip ka, parang narinig ko rin si John MacArthur, sabi niya, pag may problema ako, pag may mga tanungan ako, bago ko sagutin yun, una-una ang iniisip ko, sabi niya, anong sinasabi ng Biblia tungkol dito? Kasi halos yun eh. Meron na siyang familiarity o probably mastery na ng Biblia. So, para sa akin, read the Bible every day, study it, and memorize, at i-apply mo sa buhay mo. So yun. Wow. Yun. Pag meron ka na nung discipline na yun, ayan, sa mga, karamihan sa mga tanong, kaya mo nang payuhan yung sarili mo. Ang galing po. Thank you, Kuya Irvin. Oh. Amen. Amen. Praise God. Now, alam niyo po sa Biblia, nakakatuwa, sabi ho ni James, is anyone among you suffering? Ano sabi niya? Then he must pray. Ayun ang kanyang mag-pray ka. Sabi niya, is anyone among you cheerful? He is to praise or sing praise unto the Lord.
Is anyone among you sick? Then he must call the elders and pray for him. So what ang pinakamahalaga, ang Diyos nagbigay sa atin ng pagkakataon na lapit tayo sa Kanya pag may problema tayo. But alam niyo po, ang sarap po isipin na may malalapitan tayong Panginoon Diyos kung kaibigan natin siya. Kasi isang mabigat pong sinabi ng Panginoon Diyos na actually sinulat din ito ni James at gusto kong barahin sa inyo. Sabi ganon, "You adulteress, do you not know that friendship with the world is hostility toward God?" Can you imagine? Ang parang yung bang yung pag ano pag yung kumbaga kapag kaibigan natin ang mundo, kaaway natin ang Diyos. Ayaw natin 'yun. Kaya therefore whoever wishes to be a friend of the world make himself an enemy of God. Sa lahat ng kaaway, ayoko. Huwag nating maging kaaway ang Diyos. Kaya ho, sabi niya, pero ang bait ho ng Diyos, sabi niya ganon, "But He gives greater grace. Therefore it says, God opposed to the proud, is opposed to the proud, but gives grace to the humble." So ano ibig sabihin niyan? Let's humble ourselves, submit ourselves to God. Draw near, as in, draw near to God. Iyon ang pangako ng Diyos, and He will draw near to us. Lapit tayo sa Panginoon. Huwag tayong gumawa ng bagay o desisyon na palayo sa Diyos. Ang ating isip, ito ba? Nakakalapit mo to sa Panginoon? Kung hindi naman, hindi ko na lang gagawin. Ito bang relationship na to makakalapit sa Panginoon? O mapapalayo ako sa Panginoon? Kung mapapalayo ako, hindi ko na lang to itutuloy. Di ba? Ito bang reaction ko sa pangyayari? Mapapalapit ito sa Panginoon o mapapalayo? Kung mapapalayo, hindi na lang ako magre-react ng ganito. So ang tanong po, sino po ang ating pinagtitiwalaan at gusto maging kaibigan? Mamili ho kayo. And Jesus Christ offered friendship by dying on the cross for our sins that we may be reconciled with God the Father. And sana wag ho natin yan baliwalain. At tanggapinawa natin ang kanyang offer of friendship. Paano? By accepting Him who died for our sins and ano po bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat ng Panginoon Diyos. Yay! Thank you po mga kuya. Salamat po sa inyo mga magagandang payo at sa ating pong mga nanonood. Sana po na-bless po kayo. Sobrang nakakaganan loob, hindi po ba? Kaya stick around na po dahil sa next week po, eh marami pa po tayo magagandang payo na ibibigay po ng ating mga kuya. So ito na po mga kuya, ang ating tagline. Umulan, umaraw, bumagyo, kung kailangan mo ng payong, narito ang Payong Kapatid.